good afternoon, good morning sa lahat po ng mga nanonood dito kung saan man po kayo. Magluluto po ako ng okra omelets. Kung dito sa Japan, kung tatawagin po natin siya ay okra okonomiyaki po siya. Instead na repolyo ang gamitin, at saka yung sliced pork, yung maninipis, ito po ang pinaka-main natin, yung okra. Boiled okra, and then hiniwa ko po siya, sliced thin, ganyan. Siguro mga ganyan po siya. Depende po sa gusto niyong dami. And then, spring onion. Pagsasama-samahin lang po natin yung spring onion. Spring onion po. And then, itong dalawang butil po ng bawang na niyad-yad. Pampalasa lang. Then, ito po, dried shrimp. Yan po mga two spoon of dried shrimp. Yan po. Yan po ang magpapalasa dyan. And then, of course, dalawang itlog po. Dalawang itlog na binatin. Napakasimple lang po nito. At saka po, cornstarch. Mga tatlong kutsarang cornstarch po. Yan po. Napakasimple lang po nito, guys. Tapos, and salt and pepper lang po. Salt and pepper. Hinalo-halo. Hinalo-halo lang po hanggang sa mag-ano siya. Mag-well blend po siya lahat. Matunaw, para matunaw yung cornstarch. Ayan. Yan po. Ipagpiprito na tayo. Ganyan po siya kadali. Lagay po ng konting mantika sa kawali. At magluluto na po tayo. Hintay po natin uminit yung ating kawali. And then dito po sa kabilang kawali, ang iluluto ko po ay ito po. Ito ay kumbaga sa atin ni bituka ng baboy. Ito po yung pinaka main dish namin. Bituka po siya ng baboy. Dito, guys, dito po siya sa kabila, ha? Habang pinapainit po natin yun. Bituka siya ng baboy. Dito. Ano po siya? Miso. Miso sauce. Templado na po siya. Kaya hindi ko na... Kumbaga, ito yung pinaka madaling pagkain dito sa Japan. And then guys, yung tray kasi niya, nandun nakakapit lahat yung sauce. Yun ang ilalagay natin doon. Ayan. Ayan, mainit na po yung ating kawali. Hinaan natin yung apoy at baka ako yung mapaso. Ayan. Tapos, ganyan lang po guys. Siguro mga tatlong salang yan. Tapos ito naman po, pakukuluan po muna natin yan. Pakukuluan po muna natin to habang nagpiprito po tayo ng okra. Yan. Palalambutin po natin yan. Takpan muna natin. Yan. Mamaya, wait po tayo kung ano itsura ng ating pagluluto. Balik po tayo mamaya. Ayan na. At medyo natutuyo-tuyo na po yung sabaw niya. Ayan. At medyo malambot na rin siya. Kita nyo, kutsara lang ginagamit ko pag luluto. Ihahalo na po natin tong mushroom. Another type of mushroom po ito. Yung mushroom po. At saka repolyo. Pagsama, samahin po lang dyan.
May pahagis pa dito sa tabi ko. Ayan, tsaka po sibuyas. And then, haluin lang. Haluin lang. Ayan, hanggang sa ano, maluto po siya. Hanggang sa malantalan po yung mga gulay, tsaka yung sibuyas. Guys, tama-tama po lang ang lasa niya. Yan po ang pinaka main dish. Tsaka ito po yung ating... Oops. Ayan. Kailangan natin ng alalay dito. Teka. Oops, ayan po. Wow. Tama-tama na yung pagkakaluto niya. So, ito po yung ating finished product. Ito po yung ating main dish, yung laman loob. Kung tawagin po dito yan ay kutetsang. And then, ito po yung ating tortang okra. Or okra omelets. Or yung kung tawagin dito, okonomiyaki. Ayan po siya, yung okra. Hiniwa ko na po siya sa apat, parang hotcake. And then, nilagyan ko po ng mackerel, yung mackerel flakes, katsuobushi po ang tawag dito. And then, toyumansi na nilagyan ko ng sibuyas at saka sili, yan po ang sawsawa nito. And then, nilagyan ko lang po ng borloloy na asparagus. Yan po. So, kakain na po kami. Thank you po. Sana nagustuhan ninyo. Sana lutuin nyo. Guys, ang sarap po talaga nito. Very healthy at saka talagang maganda po talaga sa katawan. Very healthy and very affordable po ang presyo. Yan po. Sana po nagustuhan ninyo. Please, kung nagustuhan po ninyo, please like this video and subscribe. Kung pwede na rin po, ipakishare ninyo na rin sa mga friends ninyo yung pagluluto. Kung sino pa mo hindi nakakaalam niya. Okay, bye po. Sige po, kakain na po kami. God bless po. Bye! You come.